Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo na ang ating Panginoon ay lilisan na sa piling ng kanyang mga alagad. At yung nararanasan po at nararamdaman ng ating mga alagad, ng mga alagad ng ating Panginoon ay kalungkutan. Maiintindihan po natin ito dahil alam naman po natin siguro yung mga salitang sinasabi natin sa mga minamahal natin, hindi ho ba? Ang kadalasan, isa sa mga sinasabi natin kapag may minamahal tayo, kung mahal mo ako, hindi mo ako iiwan. Kung mahal mo ako, hindi mo ako iiwan. Nasabi niyo na po ba iyon? Pero iniwan pa rin kayo. Ayan. Pero yung Panginoon, sa kanyang paglisan, ito po ay may dahilan. Minsan nga lamang talaga, yung pagmamahalan, yung ugnayan, nakasentro kasi sa presensya ng isa dun sa kanyang minamahal. Pero kung minsan, yung pagmamahal po, tinatawag tayo na lisanin yung piling ng ating mga minamahal. Siguro magandang halimbawa po dito ay yung mga kapatid natin, mga kapamilya natin na nagde-desisyon na pumunta sa ibang bansa para maitaguyod yung kanilang mga pamilya. Lumilisan dahil sa pagmamahal para maitaguyod yung pamilya, mabigyan ng mas magandang buhay. Pagpapakita pa rin po ng pagmamahal yung paglisan nila. Iba pa pong halimbawa, nung nag-aaral na po ng kolehiyo yung aking mga magulang, sila mula sa probinsya, pumunta dito sa Maynila. Lumisan sa pamilya nila sa probinsya para mag-aral, makapagtapos ng pag-aaral upang mabigyan ng mas magandang buhay yung kanilang pamilya sa probinsya. Masakit yung paglisan pero pinili dahil sa pagmamahal upang mabigyan ng mas magandang buhay yung kanilang mga pamilyang naiwanan nila. Pagmamahal po kahit sa paglisan. At yung ating Panginoon po sa kanyang buhay, may dalawang klase ng paglisan siyang ginawa. Paglisan mula sa buhay nung siya ay mamatay sa krus. Pinili niya yung paglisan sa buhay dito sa mundong ito dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at matanggap natin yung magandang buhay ng kaligtasan. Piniling lumisan sa buhay para mabigyan tayo ng mas magandang buhay. Yung ikalawang paglisan ng Panginoon, yung pag-akyat niya sa kalangitan, pag-alis sa piling ng kanyang mga alagad, sa piling natin, para saan? May dahilan po iyon. Para mas masamahan niya tayo sa ibang paraan, sa paraan na hindi limitado ng katawan, hindi limitado ng panahon. Dahil kapag ipinadala niya ang Espiritu Santo, mas masasamahan niya tayo magpasa hanggang sa ngayon. Mas masasamahan niya tayong lahat dahil yung Espiritu ay mananahan sa bawat isa sa atin. Lumisan yung ating Panginoon, umakyat sa langit para ipadala yung Espiritu Santo upang ang Espiritu Santo magabayan tayo sa lahat ng oras ng ating mga buhay at upang tayo ay magabayan patungo sa mas magandang buhay, sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, hindi talaga tayo iniwan naman ng Panginoon dahil ipinadala niya ang Espiritu Santo para samahan tayo hanggang sa ngayon. At patuloy niyang ginagawa ito. Tandaan po natin, yung lahat ng ginagawa ng Panginoon, katulad ng lahat ng ginagawa ng mga minamahal natin sa buhay, ginagawa niya ito para tayo ay magkaroon ng mas magandang buhay. Buhay na walang hanggan, buhay sa kalangitan. Kaya anong imbitasyon po sa atin, mga minamahal kong mga kapatid? Tanggapin palagi ang Espiritu Santo.
hingin palagi ang tulong ng Espiritu Santo. Hayaan nawa natin palagi na ang Espiritu Santo samahan tayo dahil ito ay ipinadala ng ating Diyos para tayo ay matulungan na matanggap ang mas magandang buhay, buhay sa kalangitan. Amen.